Habang kami ay naglalakad pakit ng bundok patungo sa isang tribo, nadaanan namin ang mga kabataang katutubong ito na naglalakad din pakit ng bundok sapagkat naghahanap daw sila ng kanilang pagkain. Kaya nagpasya kami samahan sila sa kanilang paghahanap. Pero hindi namin alam kung anong uri ng pagkain ang hinahanap nila. Pero alam namin na kadalasang mga ibon o ibang uri ng mga hayop ang madalas na hinahanap nila bilang pagkain. Pero sa araw na ito, ibang uri ng pagkain ang hinahanap nila. Madalas daw itong makita sa mga butas sa lupa o butas sa punong kahoy. Pero habang kami ay naglalakad, agad na meron silang nakita sa butas ng lupa. Kumakawal yung ano, bahay ng ligwa na nakita nila. Ayan. Dami. Ayun o. Yeah. Nakatakot. Baba na baba. Oh ya, okay. Ay, may ano na pala yun. May punit. May punit. Dami. Ay, punit. Ang agad. Ito lang po. Mag-agad. Diba? Para sa kanila, hindi mahalaga kung may pera ka o wala. Dahil ang malawak na hagubatan na ang bahala. Maraming kabataan ngayon ang namamalimos sa lansangan para lamang meron silang makain. O kung may pera ka naman, madalas na sa mamahaling kainan. Pero para sa mga katutubong ito, sa isang malawak na hagubatan ito, matatagpuan ang isang masarap na kainan. Pero isang bagay ang tiyak, marami silang pagkain na malamang na hindi pa natin natitikman kahit kailan. Aba, ayos ah. Mga kawal, yung nakuha nila may kikain tayo. Oh, talong taragas na oh. Tinyak ko ah. Ayos? Busa mo. Ayos mga kawal oh. Patuloy natin ng kaunti. Yun! Oh, meron. Meron, meron. Meron mga kalod yan. Sarap yan. Mahal. Nakasarap. Salamat. Kamisyo. Ang lagyang grabe. Ay, pipo! Sandali mo! Lumado. Yun! Lahan! Sarap! Sarap! Kaya ito, ano? Halo, kinakain din yung itlog. Harap talaga pala. Nakain din? Yung may mga uod? Yun, hindi lang pala yung pulot mahawal yung kinakain. Napakasustansya ng ganito, yung itlog ng bubulid. Napakasarap ng pulot, pero yung itlog niya, lahat ng gatas. Tangin na kamot. Ito ba madalas yung ano nyo? Kinakain niyo pag pulutan? Kaya pala kahit maliliit yung katawan nila mga kawal, sanay na sanay sila, napakalayo, napakalakas ng katawan nila. Kasi napakasustansya ng pulot. Napakasustansya. Ang gutaga, ang Lum! Grabe! Tulog yung parang uod. Sa una parang malidiri ka pero pag natikman mong
Kasang gatas? Protein na yan, Kun. Gawin, Kun. Yan, protein na yan. Kinakain yan dito. Yan o, yung walang laman. Kinakain yan. Hindi na kinakain yan. Ang lasa, Carlo. Pag ihambing mo sa karni. Lasang manok? Ayos, mga kawad. Doon na yung parang pinakamanok nila. Aman. Papa. Labi. Laman. Kinagat mo. Talagang hanggang dito ay sinusunod na tayo, ah. Lagi kayong kinagat pag napuwag kayo ng ganyan. Namaga yan, namaga malaki. Nalaki po. Nalaki. Sarap lang ito yan. Nandito yun. Pagkatapos naming kumain, muling naglakad ang mga ratubo upang magkanap uli ng bahay ng mga bubuyo. Akala namin dahil kulang yung kinain nila. Pero nagkamali kami. Dahil daw pala ito sa kailangan nila magdala ng pagkain para sa kanilang mga nakababatang kapatid. Isang bagay na lalo naming hinangaan para sa kanila. Dahil tradisyonan ng kanilang tribo na magdala ng anumang pagkaing nakuha nila mula sa gubat upang pagkatiyatian ito ng kanilang mga katribo. Lalo na noong mas nakababata sa kanila. Gusto. May tagal.
Jesus! Well, Mahod, nakikita ninyo yan. Nga, pinapalipotan tayo ng mga, ano, daywan, yan. Tama. Tabi. Tabi. Napakasakit yung mga gat, mga kawal. Doon, mga kawal, nasaksihan natin ngayon yung pagpuwag ng mga bata ng pulot. Yun po yung pang-araw-araw na ginagawa nila, lalo ngayong honey season. Yan yung pagpuwag ng pulot kasi yun yung isa sa source ng pagkain nila, yung pagkuha ng honey. Kaya mapapansin nyo, kahit ang liliit ng katawan nila, napakalakas ng katawan nila kasi napakasustansya ng kinakain nila. Pero bukas, mga kawal, abangan po ninyo. Papapiling tayo sa tribo, kakatay tayo ng malaking manok. Para makatikim naman sila ng iba-iba sa paglasa.